morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. So, welcome po sa Sisman Tugagaraw. And alam ko po, bad yung weather condition po natin ngayon. So, I believe hindi maganda yung morning ng ilan sa atin. Pero truly, God is amazing kasi binuklod niya tayo sa isang lugar kahit malayo man po tayo sa church or nasan man tayo ngayon. Binigyan tayo ni Lord ng desire to attend ng ang service ngayon. So, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. And together, let us praise our great God. So, truly, our God is great. Amen. Do you believe that? Amen. Kahit umulan man o bumagyo, andito pa rin tayo sumasamba sa Panginoon. Amen. So, let's together praise our awesome and wonderful God. Amen. Your power, great is your strength, great are you, Lord, and worthy to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, great are you, Lord, and it's worthy to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Hallelujah. Okay naman, let's sing this song with a joy in our hearts. Amen. Where are your ways? Where are your words? Where are you, Lord, in all the earth? Where is your power? Where is your strength? Where are you, Lord, and ready to be praised? Where are your ways? Where are your words? Where are you, Lord, in all the earth? Where is your power? Great is your strength, great are you, Lord, and it's greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah, glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah, and all the earth will see that you're a great God. Glory, glory, hallelujah, glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah, and all the earth will see that you're a great God. Amen. Woo! We won't stop until the whole world knows how awesome you are. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you are great God, great God. Oh, oh, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you are great God, great God. God of Israel, glory, glory, hallelujah, and all the earth will
to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will see that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will see that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will see that you're a great God. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, let's continue to praise the Lord. Because I believe without Him, we won't be standing in this very place. We won't be standing and praising His name. Amen. Hallelujah, hallelujah. Not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Without God's mercy, without your mercy, it's not for your love, I most likely would have given up. Without your favor, I never could say I'm still standing. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, amen, hallelujah. But without the grace of the Lord, we wouldn't be here, amen. Amen. Hallelujah, let's continue to praise the Lord. Woo. To you I lift my offering and send my heart on higher. Not had been for you, standing on my side, but would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Woo! If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. Continue to praise the Lord. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, woo! Hallelujah. Thank you, Jesus, for still we are standing in your midst. So church, sing, I am still standing in the midst of the Lord. Amen. Oh, I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, and I'm still standing. Oh, I'm still standing. And I'm still standing. But by the grace of God, and I'm still standing. I'm still standing.
by the grace of God, and I'm still standing. I'm still standing. Thank you, Jesus, for I'm still standing. But by the grace of God, and I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Without love and grace of God, we wouldn't be here. I most likely would have given up. If not for favor, never could say I'm still standing. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. For the last time, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, amen. Hallelujah, hallelujah. Without you, Lord, we are nothing. We are nothing, Panginoon. So we thank you, and we just give you all the highest praises, the glory and the honor. Amen, amen. Truly, Lord, you're a great God in your people. Thank you, Jesus, for doing everything for us. Thank you, Jesus, for dying on the cross just for our sins. Hallelujah. Thank you for doing everything for us. So we just, church, let's just come. Let's just come to the Father, and we just lay everything that we have. For whatever you have done, whoever you think you are, we are nothing without the love and mercy of our loving Father. Amen. Amen, Jesus. We are mere humans, O God. We are not capable of things without you. So we just stand here, coming before your name, Jesus. Hallelujah. The song says, come to the Father. So church, let's just come to the Father. Let's just simply come to the Father. Think of nothing else right now in your life, and just come to the Father. He has done everything for you. You just grab on to the Father. Grab on Him. He is our refuge, and He is our strength. Just grab and come to the Father. Amen. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Before the world began, you were on His mind.
mighty you cry, His precious in His eyes. And because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you Father, though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. Oh, the power of the world, the power Jesus. Thank you, Jesus, for being our refuge and for being our shelter in times of needs, O God. We thank you. We thank you, O God. Ina-accept mo kami, Panginoon. Whoever we are, you just accept us for who we are. Whatever we have done, O God, you accept it and you embrace it, Panginoon. Thank you. Thank you, Father. So, church, let's just thank the Lord for accepting us for whoever we are and whatever we have done. We thank you. We thank you, oh God. We thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Once again, let us sing this song. And nothing you can do can make Him love you more, and nothing that you've done make Him close the door. And because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you come to the Father. Oh, though your gift is more, broken hearts, broken lives, He will take them all. Oh, the power of the world, the power of His blood, and everything was done so you would come. Come to the Father. Your broken hearts, your broken life, the Lord will take them all. Hallelujah. Oh, the power of the word, the power of His blood, and everything was done so you would come to the Father. Broken hearts, broken lives, He will take them all. Oh, the power of the word, the power of His blood, and everything was done so you would come. For the last time, come to the Father.
broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, and everything was done, so You were done. Hallelujah. Shout Your praise, beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. All the heavens shout Your praise, beautiful is our God. Just give everything to the Lord. Give our highest praises. Lift our hands unto the Lord. Lift our hands to the King of Kings. Lift our hands to the Lord of Lords. For all the heavens will praise Him. And even this earth that we are standing on will praise the Lord. By His time and His power, all the earth will praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah to the Holy King. Yes, church. Yes, church. Hallelujah. Holy, holy are You, Lord. The whole earth is filled with Your glory. Last time, oh God, let Your face shine on Your people in our darkest moments. Shine on us, and the world will know You live. And all the heavens shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. All the heavens shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. All the heavens shout Your praise. Beautiful is our God.
the universe will sing hallelujah to you, our King. 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 Yes, church, give the highest praises and adoration to the King of Kings, to our Father. Hallelujah to the King. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Goodness and His awesomeness, oh God. Yes, Lord, you are good. You are so awesome, oh God, and you are so beautiful, oh God. And the universe will declare your glory and your honor, oh God. And your people, Panginoon, will continue to declare your goodness, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We bless your name, oh God. Yes, Lord. Yes, Jesus, you deserve all glory. You deserve all honor, oh God. Panginoon, marami pong salamat for once again bringing us here, O God, in your presence. Lord, we thank you for this opportunity to once again worship you and be filled with your Spirit, O God. And so, Father, today as we study your word sa araw po na ito, dalangin nga po namin, Panginoon, that may you fill us continually with your grace, fill us continually with your Spirit, O God. At ang amin pong dalangin, gawin mo nga pong malinis na sisidla ng amin pong mga puso, O God, so that the very word na amin pong tatanggapin sa araw na ito, O God, it will be seeded in our hearts, it will grow, Panginoon, and it will bear much fruit, O God. And so, Father, sa iyo nga po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, na amin pong pag-aaral sa araw na ito, at ang amin pong dalangin, Panginoon, that your name and your name alone continually be glorified and be magnified. Father, we thank you and we bless you. And this we pray in Jesus' name. Magandang umaga po sa ating lahat, maging sa mga nanonood po online, good morning. And welcome po sa ating pong gawain ngayong umaga, amen. Okay, so let us continue to worship God at i-prepare na nga po natin yung ating pong kaloob sa Panginoon, and we will worship Him through the giving of our tithes and our offerings, amen. Okay, so bago po tayo magbigay ay manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Na do, Panginoon, merong typhoon, but still, O Lord God, you led us to this place to worship you and to glorify you, O God. And so, Lord, gusto po namin, Panginoon, na purihin ka at pasalamatan ka, Panginoon, lalong-lalo na, O God, sa area ng amin pong finances. Lord, we want to say thank you for this time as we give our tithes and offerings unto you, O Lord. Dahil, Panginoon, patuloy mong ibinibigay ang lahat ng amin pong mga pangangailangan. And so, Lord God, we just thank you, O Lord God, for what you are doing, Panginoon, sa amin pong finances, O Lord. At maraming salamat din, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin. Truly, O Lord God, you are rebuking, O God, the devourer of our finances. And so, Lord God, as we continue, Father God, to obey you, we pray that may continue, O God, to open the floodgates of heaven. And Lord God, we pray that may you open our spiritual eyes at makita po namin, Panginoon, na it is you, O Lord God, ang siya pong kumikilos. It is you, O Lord God, ang siya pong nag-o-open, Panginoon, ng mga doors and even windows upang, Panginoon, ang lahat ng amin pong mga pangangailangan ay matugon. Panginoon, marami pong salamat. And to you, we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so patuloy po namin kayong inaanyayahan sa atin pong pagbabasa ng salita po ng Panginoon. Okay, so katatapos lamang po ang pag-aaral natin sa libro ng 1 Samuel. Kaya naman po, for this week ay
aaralin po natin ang libro po ng Psalm. Okay, so on Tuesday ay Psalm 4, hanggang po Friday po yan, tuloy-tuloy na po ang Psalm. Amen. Okay, so let us now prepare our hearts in receiving the Word of God, and let us now welcome our preacher for today, Pastor Danny Malapitan. Hallelujah. Okay. Okay, so isang magandang umaga po sa lahat. Though tayo ho ay dinalaw ng isang bagyo na naman, but still God is good. Amen. It was declared na ito po ay magiging super typhoon, but we pray that may God take full control of the weather at mailihis ho ang bagyo na ito dahil kawawa po yung ating mga kababayan, lalo ng may mga tanim na mga mais. And God is so good dahil alam naman po natin, sa biyaya po ng Panginoon ay siya ho yung nagsusustain sa atin. Kahit ano man pong panahon ay He is in control of everything. Amen. So, merong dapat magte-testify. Pero mukhang na-traffic din. Okay, so let's go to the Word of God. Let's open our Bibles, please, in the book of Luke, especially in the book of in the 19th chapter ng Luke, and let's start reading from verse 1 hanggang po sa verse 10. Luke chapter 19, beginning verse 1 hanggang po sa verse 10. Now, we're reading from the NIV Bible. Sabi po dito, Jesus entered Jericho and was passing through. Verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Verse 3, he wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Verse 7, all the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back for 4 times the amount. And in verse 9, and Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin, Lord, we're coming before you today. May you bless, O Lord, ang iyong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan. I-bless mo rin, Panginoon, ang aming mga pandinig at ang aming pong mga puso. Upang Panginoon, sa araw po nito, sa aming pong pagtanggap ng iyong mga salita, matanggap namin, Lord, ang kalooban mo, ang iyo pong rema word, O God, today, so that your word, Lord, ay magdala nga po, Panginoon, ng tunay na tagumpay sa buhay ng bawat isang tumatanggap. Kaming lahat, Panginoon, ay lukuban mo ng iyong presensya, maging ng mga tao, Panginoon, na nanonood ngayon online. May you bless them, Lord God. Send forth your spirit and touch them. That as they receive your word today, O God, I pray, Panginoon, na ikaw ang magkaloob ng lahat ng mga pagpapalat biyaya na nais tanggapin ng iyong mga anak. More than what they expect, O God, because we believe, Lord, as your word is being preached, Lord God, you will send forth
your word and accomplish great things, O God, sa mga taong tumatanggap po nito. Salamat, Ama, sa iyo namin ipinagkakatiwalang gawain, Panginoon, na ito hanggang sa matapos. Take full control, O God, sa gawain na ito and even of the weather, O Lord, sa buong maghapon na ito. At Ama, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang istorya po nito is the story about Zacchaeus. At kung aaralin po natin ang buhay po ni Zacchaeus, siya ho ay isang Hudyo din. He is an Israelite. Pero nung panahon po nito, ang buong Israel ay nasa control ng mga taga-Roma. Ang mga taga-Roma ang nagahari noong araw sa bayan ng Israel, sa bansang Israel, and they control of everything. Maging ang kalakalan ay kontrolado po nila. Kaya nga ho, ang mga taga-Israel ay alipin noong araw. Wala po silang kalayaan, wala po silang magawa. Kung ano ang order ng mga taga-Roma, yun ang kanila pong gagawin. At si Zacchaeus during the time, siya ho ay napabilang sa mga nagtaksil sa Israel. Siya ho yung taga-collect ng mga taxes in favor of the Roman government. Samantalang siya ho ay isang Israelite. At hindi lamang siya tax collector, kundi ang sabi po ng Bible, he is a chief tax collector. At alam niyo ho, nung araw, ang mga tax collector po nung araw ay talagang kinamumuhian na. Sapagkat lagi pong madaya ang kanila pong paniningil, samantalang kababayan nila yung kanilang sinisingil. At ang kanilang pinaglilingkuran ay hindi naman po kababayan o hindi po taga-Israel. Sa madalit sabi, ito pong taong ito, dahil sa kanya pong position as a chief tax collector, siya po yung pinakamataas sa lahat. Ibig sabihin ho, maging sa mga kickback noong araw ay meron po siyang mas malaking bahagi. Tax ng mga tao, samantalang sila ho ay sabihin natin napag-iwanan nung araw, sila ho ay nagtatrabaho para po sa mga taong sumakop sa kanila. Kaya nga po ito pong si Zacchaeus ay kinamumuhian ng kanya pong mga kababayan. Amen. Galit na galit. Kung siguro sa panahon po natin ngayon ay ang tawag sa kanya ay buhaya. Hindi lamang ho siya buhaya, mukhang napakalaking buhaya noong araw. Kaya galit ang tao sa kanya. But Zacchaeus, because of his position as a chief tax collector, sabi po ng Bible ay napakayaman po niya. Sa sobrang yaman po niya ay lahat ng bagay na kanya pong nais ay po pwede pong mapasakan niya. Ang nakakalungkot lang ho, mga kapatid, Zacchaeus was not happy. Though he was physically fit and very wealthy man, sa kanya pong loob, sa kanya pong inner mind, ay hindi po siya ganun kasaya. He knew that there was much more to life than possessions. Alam niyang mas may mahalaga pa kaysa sa mga possessions, kaysa sa mga luxuries na meron po siya. Hindi kayang bigyan ng kaligayahan maging po nung kanyang pagpapaparty sa kanya pong tahanan. Hindi po sapat o hindi po siya naging masaya. So Zacchaeus lived a less than satisfactory life for many years. Kung gaano po kahaba ang panahon na siya ho ay naglingkod sa mga taga-Rome nung araw. Sa kabila na siya po ay well-paid, very wealthy, but inside him ay meron po siyang emptiness.
And you know, brothers and sisters, si Zacchaeus ho ay merong hinahanap. Meron po siyang nararamdamang emptiness inside him. Naghahanap din ho marahil ng pagbabago. Hanggang sa dumating po yung time na narinig niya tungkol kay Jesus, natagpuan po niya si Jesus. And you know, brothers and sisters, on that day, nung dumating po yung encounter niya sa Panginoon, his whole life was transformed. Doon ho ay nagkaroon ng tunay na transformation ang kanyang buhay. And you know, a lot of people today, siguro maging sa ating lahat na nandito, o kayong lahat na nanonood sa inyo pong mga tahanan, na kahit po anong yaman na meron ng tao, gaano man kataas ang atin pong narating, dumarating po sa punto ng buhay ng tao yung nararamdaman po nating hindi po tayo kontento. And you know, in the life of Zacchaeus, ganito po ang kanyang naging karanasan. Samantalang nasa kanya na ang lahat ng bagay, subalit meron po siyang kinauuhawan na hindi po niya maintindihan, na hindi po niya ito natanggap o naranasan kahit pag gaano na siya katagumpay at kahit pag gaano na siya kayaman. And this transformation, brothers and sisters, hindi lamang kay Zacchaeus naganap o hindi lamang kay Zacchaeus nangyari, kundi sa bawat tao na nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, when they experience that real transformation, yun ho ang nagdala sa kanila ng tunay na tagumpay sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Kaya ngayon araw po nito, gusto ko pag-usapan po natin ito pong tagpo na naganap kay Zacchaeus and the Lord Jesus Christ. It is because I believe in my heart, in our life, in our personal life, marahil ay meron din po tayong hinahanap sa buhay natin. Marahil marami rin po tayong mga tagumpay na narating. Napalibutan tayo ng mga taong importante sa buhay natin. Pero kapag tayo ho ay mag-isa, nakakaranas ho tayo ng emptiness at meron ho tayong hinahanap na hindi ho pwedeng punan ng kahit na sino. And I believe it is only when we encounter Jesus na ito po ay magkaroon ng katugunan sa buhay po natin. For the past few weeks, nakarinig po tayo ng mga testimonies ng marami po nating mga kabataan, lalong-lalo na po yung mga nag-attend ng camp, how they experience Jesus in their lives. Habang pinakikinggan ko po yung kanilang mga testimonies, ako po ay natutuwan-tuwa sapagkat nasa loob na ho ng church sa mga taong ito. Yung iba po sa kanila ay naglilingkod na sa Panginoon. Subalit, it is only when they have that personal encounter with Jesus na naunawaan po nila kung ano po yung tunay na hanap nila sa buhay. At marahil, maging sa inyong lahat na nanonood ngayon sa inyong pong mga tahanan, you've been in the church. Sumasabay po tayo sa praise and worship. Nag-a-attend tayo marahil sa mga prayer meetings. But unless we experience Jesus at magkaroon po tayo ng personal encounter sa Panginoon, ang lahat ng ito, maging ng mga kayamanan na meron po tayo, dun ho natin mapapatunayan, hindi kayang punan ng kahit na ano ang atin pong pinapangarap sa buhay. Only Jesus can bring real transformation in our lives. Can I hear amen?
So there are three things na nais ko pong pag-usapan natin ngayong araw in this topic. Number one, in your notes, nilagay po natin dyan. Ano po ba yung magdadala ng tunay na transformation sa buhay po ng tao? Dahil marahil, marami po sa atin medyo nagsasawa na po tayo sa rutinary things na nangyayari sa buhay po natin. Kasama na doon pati po yung pagsisimba. Kasama na po doon yung mga ginagawa po natin religiously, yet inside us ay meron pa rin po tayong karanasan na tayo po ay tigang, na tayo po ay merong emptiness. And the same experience na naranasan po ni Zacchaeus nung kanya pong panahon, ito po ay nagkaroon lamang ng katugunan nung siya ho ay nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon. So number one, kung tayo po ay nagnanasa, nangangarap na magkaroon po ng tunay na transformation in our life, we need to have that faith in our hearts. Pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kung titingnan po natin ang verses 1 up to verse 4, balikan nga po natin sandali. Sabi po ng Bible, when Jesus entered Jericho and was passing through, siya po ay papunta sa Jericho at doon nandun ho si Zacchaeus na ginagawa yung kanya pong trabaho, nakaupo sa kanyang opisina at naniningil ng buwis. Pero narinig po niya, nakita niya, narinig niya, yung napakaraming mga taong nagkakagulo sapagkat ang Panginoon ay dadaan. And then Zacchaeus, sabi po ng Bible, as a chief tax collector and very wealthy, very concentrated sa kanya pong trabaho, sa kanya pong ginagawa. Pero nung narinig niya na dadaan ng Panginoong Jesus doon po sa Jericho, siya man din ay nagkaroon ng pangarap, gusto niyang makita ang Panginoon. So ano po sabi po ng Bible, verse 3, he wanted to see who Jesus was. Pero dahil sa kanyang height, sabi po ng Bible, sapagkat ang mga taga-Israel ay sadyang mga malalaking tao, pero si Zacchaeus ay pinagkaitan po ng height. Nung narinig niya at nakita niya mga taong nagkakagulot, dadaan nga ang Panginoong Jesus, at gusto niya rin makita ang atin pong Panginoon. Sabi po ng verse 4, tingnan nga po natin. Sabi po ng verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Nung narinig niya ang Panginoon, nung narinig niya sa mga tao na darating ang Panginoon, dadaan ang Panginoon, siya ay nagkaroon ng pagnanasa na makita din niya ang atin pong Panginoong Jesus. Pero sabi po ng Bible, mukhang hindi po siya makasingit sapagkat napakaliit niya. So kanya pong naisip na paraan ay kinakailangang mauna siya sa daraanan ng Panginoon. At pagkatapos siya pa'y umakyat ng sycamore fig tree, at sabi po ng Bible, doon ay umakyat upang makita lamang siya. A chief tax collector. Bigyan kaya natin ng equivalent. Ano ba tawag dito? Commissioner marahil. Ang pinakamataas na position sa BIR nung araw. Di na po niya alintana kung ano ang kanyang position. Di na po niya naisip kung gaano siya kayaman. Kapatid, kaibigan, siguro, maging yung kanya pong mga perang nakolekta nung araw, mukhang iniwan na po niya sa kanyang box. Ano ba tawag doon? Yung cash box. Pati yung kanyang cash box ay iniwan na niya. Para lamang makita ang atin pong Panginoon. And you know, brothers and sisters, isang bagay na magpapakita gaano kalaki ang kanyang pangarap, ang kanyang pagnanasa, yung kanyang desire na makita ang Panginoon.
Si Zacchaeus ay very concentrated sa kanya pong ginagawa. Very focused sa kanya pong ginagawa. Niminsan, hindi po siya nakakita ng mga miracles na ginagawa ng Panginoon. Hindi po siya kabilang sa mga taong sumusunod sa Diyos sapagkat very busy po siya na mangolekta ng taxes nung araw. He had never eyewitnessed the miracles of Jesus. Pero alam niyo, mga kapatid, nung narinig niya na ang Panginoon ay parating sa Jericho, doon ho siya nagkaroon ng pagnanasa. Doon ho nagkaroon ng pananampalataya si Zacchaeus sa atin pong Panginoon. For truly, faith comes by hearing and hearing the word. Na-develop sa puso po niya. Habang siya po'y nagko-collect ng mga taxes at tuwang-tuwang nangongolembat ng kanyang mga sinisingil, naririnig niya ang mga usap-usapan tungkol sa Panginoong Jesus. At marahil dun ho na-develop yung kanya pong pananampalataya, I want to see Jesus. Pero yung pangarap po niya na maranasan niya ang Panginoon, mukhang hindi po siya mapagbibigyan. Bakit? Bukod sa maliit po siya, ay hindi po siya ginagalang ng mga tao sa Israel. So the only way na siya po ay makasingit at makita ang Panginoon ang umakyat sa puno para ho makita niya. Isang bagay po na nakakatuwa kay Zacchaeus is that he believed his ears and not his eyes. Yung kanya pong narinig ay napakahalaga. At alam niyo po mga kapatid, ito po yung tinatawag nating pananampalataya. Doon na develop yung kanya pong faith. And because of that faith, yun ho yung susi na nagdala sa kanya ng kanya pong transformation sa buhay. And faith is the key to transform life. Kapatid, kaibigan, kahit anong gawin mo sa buhay, pangarap mong magbago hanggat wala ang pananampalataya sa Panginoon, wala pong transformation na magaganap. Hanggat wala ang pananampalataya sa Panginoon, kahit ano pang gawin mo para baguhin ang buhay mo, mabibigo ka lamang sa bandang huli. Because it is only Jesus that can transform us. By faith. Can I hear amen? Can I hear amen? So point number one, if we really want to experience transformation in life, we need to develop that faith in our hearts. Ang pananampalataya ay napakahalaga. It releases Jesus' power and enables us to overcome every possible barrier that rests on our way toward victorious life. Kung wala ho ang pananampalataya, we will never experience God's power and we will never experience the presence of God upang tayo ho ay magtagumpay sa lahat ng atin pong araw-araw na pamumuhay. Kung wala ang pananampalataya ni Zacchaeus sa atin pong Panginoon, palagay ko hindi niya kayang iwanan ang kanyang cashbox. Kung wala ang pananampalataya ni Zacchaeus sa Panginoon na kanyang narinig kung sino po si Jesus,
Palagay ko hindi po siya makikipagsingitan sa marami pong mga tao para po makita ang Panginoon. Kung wala po yung faith ni Zacchaeus marahil, hindi po niya kayang hubarin yung kanyang pagkatao. I mean, meron po siyang iniingatang testimony. Amen? Sa isang tao na meron pong espesyal na nakalagayan sa buhay, aakyat ka sa punong kahoy para lamang makita yung dadaan, sino ba ito? He is a man from Nazareth. Salamantalang representative siya ng Roman Empire. At ang mga Romano ho ay persecutor ng mga taga-Israel noong araw. Yet, si Zacchaeus ay nagkaroon ho ng ganitong uri ng damdamin. It's all because of the faith na meron po siya to experience our Lord Jesus Christ. Sabi nga po natin, faith. Can we say it again? Faith. A lot of people today, they claim they have faith. Pero alam niyo kapatid, yung kilala mo si Jesus ay iba dun sa nananampalataya ka kay Jesus. Lahat ng tao kilala si Jesus. Pero hindi po lahat ng tao ay meron pananampalataya sa Panginoon. Lahat ay nangangarap ng pagbabago ng transformation in life. And they believe that Jesus is the only one that can bring transformation to them. But the big problem today is, laging failure ang tao sa pangarap po niya na makaranas ng pagbabago ng transformation in his life. It is because sa problem po ng kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung number one na nakita ng Panginoong Jesus kay Zacchaeus, his faith. From Genesis to Revelation, lahat ho ng mga hinangaan ng Panginoon, ng mga Bible characters, ay yun pong mga taong merong pananampalataya. Lahat ng tumanggap ng kanila pong answered prayer sa Bible, yung pong mga taong meron pong pananampalataya. Knowing God is not enough. But the most important thing, if we really want to experience God, is that we need to have that faith in Him. Can I hear amen? At si Zacchaeus, mga kapatid, ito po yung nakita ng Panginoon sa kanya, yung kanya pong faith, yung kanya pong pananampalataya. And so number two in your notes, nilagay po natin dyan. Bukod sa pananampalataya ay meron po siyang pagsunod. Bukod sa pananampalataya ay meron po siyang obedience. Sabi nga po natin obedience. Now, pwede po ba natin basahin sandali yung verses 5 hanggang po sa verse 7? Ano sabi po ng Bible? When Jesus reached this spot, He looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Sabi po ng verse 6, so he came down at once and welcomed him gladly. Ano sabi ng verse 7? Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? All the people saw this and began to mutter. Ano sabi po ng mga tao? He has gone to be the guest of a sinner. At alam niyo po mga kapatid, nung sila po ay nagsasalita, buti lamang sana kung bulong. Pero kahit pa siguro bulong yan, sa dami ng taong sabay-sabay na nagsasalita, maririnig at maririnig ni Zacchaeus. Ano kaya kanyang damdamin?
Nakakatawa po yung tagpo ng verse 5. So when Jesus reached this spot, he looked up and said, Zacchaeus, come down. At sabi po ng Bible, hindi lang come down, immediately. Tanungin nyo nga po sarili nyo. Sa isang mayaman na tao, na narating na yung ganyang uri ng kayamanan, kailan kaya siya huling umakyat ng puno? Dahil kapag pagka ikaw ho ay mayaman, eh, napalibutan ka na ng katulong, di ba? Hindi ka aakyat. Sapagat meron kang taong uutusan, akyatin mo ngayon. Ini-imagine ko si Zacchaeus, siguro sa sobrang yaman niya ay ilang panahon kaya na hindi siya umakyat. So nai-imagine ko, gaano kaya siya katagal umakyat ng puno para lamang makarating dun sa posisyon na kanya pong kinalalagyan. Kinwestiyon ko po ito dahil alam mo yung sasakyan, kapag ako ho'y naglilinis, umakyat po ako doon sa likod at pagkatapos pupunasan ko yung ibabaw. Yung pag-akyat ay madali. Pero alam nyo, para sa akin, yung pagbaba, napakahirap. Kaya nilagay ko po sarili ko kay Zacchaeus nung ginagawa ko po itong teaching na ito, gaano kahirap kaya sa kanya umakyat? At gaano kaya kahirap yung sinasabi ng Panginoon sa kanya, bumaba ka dyan, dalian mo. Lahat ng mga taga-Israel nung araw ay natatakot sa kanya. Bukod sa natatakot ay kinaiinisan siya. Walang po pwedeng tumawad sa tax na kanya pong sinisingil. Sapagkat kapag ikaw ay tumawad ay mas lalo niyang tataasan. Kapag nagreklamo ka, lalo niyang patpatungan ng interest. Sapagkat yan ho ang batas. Ganyan maningil ang mga taga-Roma noong araw. And now, si Zacchaeus ay nandun nakayakap sa isang sanga at isa pong Israelita ang nagsabi, Zacchaeus, bumaba ka dyan, dalian mo. Now, brothers and sisters, isang bagay po na dapat nating maunawaan, gaano ka-obedient si Lazarus, kung gaano ka-obedient si Zacchaeus sa Panginoon. Now, brothers and sisters, alam nyo, pagdating po sa obedient, ito po yung problema ng tao. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, tanungin mo siya, may problema ka ba rito? May kilala po ako, ang laki ng problema niya rito. Pag inutusan mo, bakit? Ako na naman. And you know, in obedience, pag pinag-usapan po natin kapatid ang pagsunod, this is the failing point for most people who come to Jesus. Do you agree with me? This is the failing point for most people who come to Jesus. Marami pong lumapit kay Jesus. They receive from Jesus. Pero ang pinakamahirap po sa kanila ay ang sumunod sa Panginoon. Kaya nga po, nilagay ko po in my notes, kung nais po ninyong isulat. This is the failing point for most people who come to Jesus. It happens when we believe but doesn't want to follow.
Yung naniniwala ka sa Panginoon pero ayaw mong gawin, ayaw mong sundin yung kanya pong ipinag-uutos at kanya pong pinagagawa. And you know, brothers and sisters, ito po ang problema ng napakaraming taong pumupunta sa church. Kaya nga po sa loob ng simbahan, sa totoo lang, ang dami pong mga tumatanggap ng salita ng Panginoon sa church. Kapag dating po ng altar call, they experience Jesus, they feel even the presence of the Holy Spirit. They see and they experience God. Pero alam niyo, kapatid, pagkatapos na makita nila at maranasan ang pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, hirap po nilang gawin ang mga ipinagagawa ng Diyos. And so a lot of people, they go to church, they experience God, but they go home empty. And they don't experience the power of God. It's all because of the problem of obedience. Pero alam ho ninyo, kay Zacchaeus, ito ho yung isang bagay na hinahangaan ng maraming mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos po siyang nagkaroon ng faith sa Panginoon, kung paano po niya ipinaglaban yung kanyang pananampalataya para makita niya ang Panginoon. In verse 5 hanggang po sa verse 7, makikita po natin how obedient he is. Inuulit ko po, simply experiencing Jesus' power and love is insufficient. Simply experiencing Jesus' power and love, hindi po ito sapat. Pero napakahalaga ho, pagkatapos po nating maranasan ang kapangyarihan at ang pagmamahal ng Panginoon, kinakailangan hong matuto tayong sumunod sa Kanya. And inactive faith is a dead faith. Faith without action is, ang pananampalataya na walang kalakip na paggawa ay patay. We must love Jesus, yes, but in return, allow His love and power to transform us every day. Yung tuloy-tuloy na pagsunod at pagmamahal po natin sa Panginoon ay napakahalaga. Napakahalaga po ito pong topic po na ito. Lalong-lalo na ho, kaya ho nag-message po ako doon sa mga nakasama po natin sa camp. I want you to attend the Sunday service because this message ay para sa inyo. Dahil minsan na nilang naranasan ang Panginoon, kinakailangan ho meron pong continuity yung kanila pong pagtanggap sa pagmamahal at biyaya ng Panginoon to experience real transformation in their lives. Jesus must become the master of your life. Pag sinabi pong master, He is the boss. At anuman ang kanyang sasabihin ay dapat sundin mo at gagawin mo. Kapatid, pagkatapos mong maranasan ang biyaya at pagmamahal ng Panginoon, yung kanya pong pagka-Diyos sa buhay po natin, we really need to make Jesus our master in this life.
Dahil alam nyo kapatid, kapag yan ho ang na-register sa isip at puso po natin, that He is the Lord, yes, but He is a Master. Na lahat ng kanyang mga sasabihin, lahat ng kanyang mga pinagagawa ay kinakailangan pong gawin. Hindi lamang sa isip, kundi ang puso po natin ay kinakailangang ready na sumunod sa Panginoon. Why? Once the heart is transformed, your whole life becomes transformed. Ang isubmit ang atin pong buong pagkatao, higit sa lahat ang puso po natin sa Panginoon. Dito natin mararanasan yung tuloy-tuloy na pag-aayos ng Panginoon sa atin hanggang dumating po yung transformed life ay makita na po natin. Obedience is very important. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, obedience is very important. Hindi po sapat ang pananampalataya. Ang pananampalataya na walang kalakip na pagsunod o paggawa, ito po ay may malaking problema. So sabi po ng Panginoon, nung nakita po niya si Zacchaeus doon po sa puno, "Come down immediately." Sabi po niya, "I must stay at your house today." Ano kaya sasabihin ng Panginoon sa kanya? "I must come to your house today." Verse 6, ano ho sabi po ng Bible? "So he came down at once and welcomed him gladly." Dali-dali po siyang bumaba. At hindi na po niya sinabi sa Panginoon, "Lord, pwede bang balikan ko muna sandali yung aking cash box?" Hindi na. Di niya na inisip kung ano yung, paano na yung kanyang nasingil. Paano kung i-account siya ng kanyang mga boss, ng mga taga-Rome. Ano kaya gagawin sa kanya? Kapag may nawalang pera, gaano kaya karaming hagupit ang kanyang tatanggapin? Hindi na po niya inisip yun. Ang kanya pong naging priority ay kung papano sumunod sa Panginoon na kanya pong na-encounter noong araw na yan. Hindi na po niya inisip kung ano meron sa bahay niya. Hindi na po niya inisip baka ma-discover ng Panginoon yung napakarami niyang mga ari-arian. Wala na hong reservation. At once, sabi po ng Bible, he came down and then he welcomed him gladly. Sabihin nga po natin, gladly. Nakangiti na may pagmamahal si Zacchaeus nung tinanggap po si Jesus sa kanya pong bahay. Ilan pa kayang tao ang ganyan? Kapag sinabi ng Panginoon, "O sige, pupunta ako sa bahay mo." Paano kaya tayo mag-react? Pero dito po sa tagpo na ito, meron pa po ako isang bagay o ilang mga bagay na nais pong makita. Samahan niyo po akong i-discover po natin. Si Zacchaeus po ay hindi kilala ni Jesus. Can I hear amen? He had never met Zacchaeus. Napakarami ng kanyang ng mga taong kausap ni Jesus. Madalas po niyang kausap yung kanya pong mga disciples, yung pong mga 12 disciples po niya. Pero sa tagpo po na ito, ang isang kontrabida sa mga taga-Israel, si Zacchaeus, dahil sa pagpapahirap sa kanila sa paniningil po ng tax.
Ang nakakatuwa ho dito, nung papunta na si Jesus sa Jericho, at umakyat nga si Lazarus sa puno, alam niyo nakakatuwa? Yung tinawag si Zacchaeus sa kanyang pangalan, Zacchaeus. Bumaba ka dyan. Nagulat siguro si Zacchaeus, ano? Bakit? Bakit kilala? Dahil ba famous si Zacchaeus? O dahil ba notorious siya? Pwede po kasi maging sikat eh. Yung sikat ka na magandang pagkasikat mo, ang tawag po doon famous. Pero yung sikat ka dahil sa kabalbalan mo, ang tawag doon notorious. So marami pong mga sikat ngayon. Dalawa lang ho ibig sabihin yan. Sikat ba sila sa mabuti o sikat ba sila sa masama na pagkakakilala sa kanila? But one thing I know, si Jesus hindi po niya kailanman nagkaroon ng encounter kay Zacchaeus, but that time na siya po nakita niya sa puno, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Napakagandang tagpo. Very special. Alam niyo kung bakit? Kilala ng Panginoon ang lahat ng tao. Kilala niya tayo. Kung alam nga niya ang bilang ng buhok mo eh, pangalan mo pa kaya? Sabi mo nga sa katabi mo, kilala ka ni Jesus. Sabi mo nga sa kanya, ang lahat ng tungkol sa iyo, alam ni Jesus. Maging sa inyong lahat na nanood ngayon, so, sa gawain mo na ito, lahat po tayo ay kilala ng Panginoon. Ang iyong nakaraan, ang iyong kasalukuyan, maging ang bukas mo, alam ng Panginoon. And that you may not know Jesus, but He knew you. Even before you were conceived in your mother's womb, kilala ka na ng Panginoon. Bago pa man tayo isinilang sa mundong ito, kilala na tayo ng Panginoon. Kaya kapag tayo po itinawag ng Diyos, dahil meron po siyang gagawin sa buhay po natin. Kapag tayo po itinawag ng Panginoon, ma-excite po tayo sapagkat meron po siyang gagawin na kakaiba, special in your life. Na kinakailangan ho nating sumunod. Can I hear amen? Kung ikaw kaya si Zacchaeus, susunod ka kaya sa Panginoon? At ito ho ay nakakatuwa kay Zacchaeus ho ay kahit sa kanya pong sitwasyon, sa kanya pong kalagayan, sa kanya pong pagiging napakayaman, alam ho niya na meron siyang problema sa buhay. Alam niya na meron po siyang hinahanap na hindi kayang punan ng kanyang kayamanan, ng kanyang posisyon, ng kung ano man ang meron sa kanya. At alam niya ho na ang tanging Panginoong Jesus lang ang po pwedeng pupuno sa kanya pong pangangailangan. And you know, brothers and sisters, immediately, sabi po ng Bible, si Zacchaeus ay bumaba. At pagkatapos, tinanggap po si Jesus sa kanya pong tahanan. Nakakalungkot yung verse 7. Pwede po ba natin basahin sandali? Sabi po ng verse 7, and all the people saw this and began. Nag-umpisa po sila nagreklamo at nagbubulong-bulong at nagsasabi, ha? Pupunta siya sa bahay ni Zacchaeus? Di niya ba alam na makasalanan si Zacchaeus? Di niya ba alam na siya ay naging mapagsamantala sa mga kababayan niya?
But you know, because of his obedience, hindi na po niya inisip yon. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng aking mga kababayan. Ang mahalaga ay masunod ko ang Panginoon. Can I hear amen? And then number three, di naman tayo magtatapos. Mabuti lang may bagyo, no? Mabilis matapos. Ang pangatlong punto kung paano po siya nakatanggap ng kanya pong transformation is how he respond dun sa kanyang repentance. Pwede ba natin basahin yung verse 8? But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount." Basahin nga po natin ulit. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possession." Sabihin nga po natin, half of my possession. Ibibigay daw po niya yung kalahati ng kanyang kayamanan. Kanino? Sa mga mahihirap. At sabi niya, at lahat ng mga dinaya ko, lahat ng mga kinurakot ko, ibabalik ko four times sa mga taong niloko ko. Isipin mo kung gaano karaming pera yan? Sana all marunong magsole. But in response doon po sa kanyang paghingi ng tawad sa Panginoon. Doon sa verse 7 po kasi ay narinig niya yung usap-usapan. Oh, bibisita siya sa bahay ng isang magnanakaw? Oh, si Jesus? Panauhin siya ng isang mandarambong? Narinig niya yon. Narinig niya. Can I hear him? Sabi mo sa katabi mo, narinig niya. At nung narinig po niya yon, alam niyang totoo. Hindi ko alam kung bakit sa verse 8, ganyan agad ang sinabi. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord." Kaya nung pinapag-aralan ko po yan, nung sabay-sabay nang nagre-reklamo ang mga tao, nung una pabulong-bulong pa lang, pero ngayon ay meron na pong mga matatapang na nagsasabi, "Uy, huwag na nakaw yan. Bakit ka nandyan, Lord?" At nag-uumpisa na po silang magsalita ng mas malakas. Eh, alam niyo mga taga-Israel nung araw eh, mga kwan din naman sila eh. Marami rin ho silang mga gawa na nakakatawa. You know? When they shouted, "Crucify Jesus," nagkaisa po sila. Si Jesus nga eh, pinagkaisahang sigawan, "Crucify Jesus!" Ano ba naman at hindi nila kayang pagkaisahang isigaw, "Lord, magnanakaw yan!" Kaya nung narinig ni Jesus yung mga salita ng mga tao, siguro tiningnan sila si Zacchaeus ng napakatalim na yung tingin na talagang tumatagos sa espiritu at kaluluwa ni Lazarus, na yung tingin ni Jesus sa kanya ay ni Zacchaeus, sorry. Na marahil ang kanya pong tingin ay parang ganito, "Marami ka nga bang ninakaw? Niloko mo nga ba sila?" Sa sobrang guilt na kanya pong naranasan o nararamdaman, and so he stood up and said, "Lord, here and now I give half of my possessions." Palagi ko wala pa naman bangko nung araw. Pero alam niyo yung nakita ko dyan, nung binabasa ko po yan, binuksan po niya yung cabinet niya na napakalaki. Sabi niya,
But Zacchaeus stood up and said to the Lord, sabay bukas sa kanya pong lalagyan ng kanyang panan, look, Lord! Here! Nandito yung mga kinurakot ko, nandito yung mga ninakaw ko, nandito yung mga ginulangan ko. I give half. Kung dadramahan po natin, pagkalaki-laking cabinet. Nandito lahat, Panginoon. Sabay sarado sa kalahati. Yung kalahati na yan, ibibigay ko sa mga mahihirap. Nakuha niyo po ba yung point? Sabay bukas ulit, etong kalahati, sa lahat ng mga niloko ko, ibabalik ko 4 times. Hallelujah. Gaano karaming tao ang kanyang bibigyan? Ito po ang tunay na pagsisisi. Ito po yung tunay na humihingi ng tawad sa Diyos at maging sa mga taong niloko niya. Wala na siyang tinago. Totoo namang magnanakaw siya, di ba? Hindi na siya nagtago, hindi na siya nagkunwari, hindi na siya nagbalat kayo. Lord, wala akong ninakaw. Hindi. Matalino ang Panginoon eh. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Punta ako sa bahay mo. Alam mo ko si Zacchaeus, walang pangarap na magbago. Lord, huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta. Baka sa ibang bahay, sa ibang rest house siya dadalhin. Pero sabi ng Panginoon, I go to your house. Pagpasok ni Jesus sa kanya pong bahay, sumunod yung mga chismoso, sumunod yung mga laskador, bibisita sa bahay ng magnanakaw. Naupo siya sa kanyang sofa sandali habang i-entertain ang Panginoon, pero nandun yung mga tao nagsasabi, sumisigaw, manluloko yan. Doon ho siya naudyukan ngayon. Sabi niya, Panginoon, nandito lahat yung aking mga kinulembat. Kalahati niyan, Panginoon, ibibigay ko na sa mahihirap. Yung kalahati na maiiwan, Panginoon, kung meron man akong niloko, ibabalik ko sa kanila 4 beses. Under point number 3, pwede po niyong isulat, you are not a committed follower of Christ unless you respond, unless you repent of your past sin. You are not a committed follower of Christ unless you repent of your past sin. Hindi mo masasabing tagasunod ka ng Panginoon kung hindi ka marunong humingi ng tawad sa mga kasalanan ng nagawa mo sa noong nakaraan. Another point under number 3, repenting involves confessing your sins to Jesus and turning away from it. Repenting involves confessing your sins to Jesus and turning away from it. As a response sa atin pong paghingi ng tawad sa Panginoon, kinakailangang iwanan mo, iwaksi mo na ang kasalanan mong ginawa. Kaya nga po, nung nagkaroon ng encounter si Zacchaeus sa Panginoon, alam niya na yung napakalaki po niyang cabinet, yung kanya pong, ano tawag doon? Kahadero? Hindi oro. Kahadero. Kasi nandun lahat yung kayapanan niya eh. Bunga ng aking kasalanan. Natagpuan na niya yung kanyang hinahanap, yung magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Kasi nung nandun po yung lahat ng kanyang mga kayamanan, kung ilang lalagyan ng pera marahil meron siya, hindi siya masaya. Hindi siya masaya. Pero nung nakilala niya si Jesus, ang lahat ng ito, Panginoon,
kalahati ng lahat ng aking yaman ay ibibigay ko na sa mga mahihirap. Ang kalahati, kung meron man ako niloko, ibabalik ko sa kanila 4 times. Ito ho yung tunay na pagsisisi. Ito po yung tunay na pagtalikod sa masamang gawa. Can I hear amen? Kapatid, kaibigan, gaano karami ang inipon mong kasalanan? Gaano karaming kabinet ang nilagyan mo ng mga kasalanang pinagagawa mo? In public and in secret. At ngayon, at nagkaroon ka ng personal encounter sa Panginoon, gaano karami ang kaya mong sabihin sa Panginoon, Lord, ito lahat ng aking pagkakamali, isinusuko ko sa iyo. Alam mo kapatid, that's the only way na tayo po ay tunay na mapalaya sa lahat ng atin pong mga kasalanang ginawa. Kung nais po nating maranasan yung fullness ng Panginoon and the fullness of His glory, huwag ho tayo mag-iwan ng kahit katitingman ng kasalanan sa buhay natin. Ito po yung kakaiba na meron kay Zacchaeus kung bakit siya ho ay nasama sa listahan ng mga pangalan ng mga magigiting na tao sa banal na kasulatan. Isa siyang makasalanan. Walang karapatan na mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos, subalit tinawag siya ng Panginoon. Bakit ang Panginoon ay nagbigay ng espesyal na attention sa kanya? Una, dahil sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pangatlo, ay kung papano po siya tumugon sa panawagan ng Panginoon, kung papano po siya lumayo sa mga maling gawa na magdadala po sa kanya sa kapahamakan. Kapatid, kaibigan, napakahalaga po nito. Ang magkaroon tayo ng encounter sa Diyos, mabuti. Ang pagpunta sa simbahan ay maganda, mainam na gawain ng tao. Pero kahit gaano po tayo katapat sa pagpunta sa simbahan, kung hindi po tayo marunong sumunod sa kalooban ng Panginoon, mabibigo lang din po tayo. Kinakailangan hong marunong tayong sumunod sa lahat ng kanyang mga bilin, sa lahat ng kanyang mga sinasabi, sa lahat ng kanyang mga commandment. Kaya nga po sa church natin, nagturo po tayo, heartifying the commandment of God. Mahalin natin ang mga utos, gawin natin ang kautusan, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang paghingi po ng tawad ay mabuti. Pero sa paghingi po ng tawad, kinakailangang isuko po natin ang lahat, sapagkat ito po yung nais ng Panginoon. So ganun na lamang ang pagtugon ni Zacchaeus sa kanya pong Panginoon nung na-encounter niya si Jesus. And today, my brothers and sisters, gusto ko pong sabihin sa lahat, Zacchaeus was a wicked and a sinful man. Hindi po natin may kakaila. Kinamumuhian siya ng mga tao. Pero alam niyo kapatid, meron pong isang katotohanan na dapat po nating ma-appreciate. Kahit po ganun karami ang pagkukulang, pagkakamali na nagawa po ni Zacchaeus sa kanyang buhay, minahal siya ng atin pong Panginoon. Jesus loved him. At alam niyo po, sabi po ng verse 7, many people are surprised. Bakit ganun na lamang ang interest ng Panginoon kay Zacchaeus? Yan ho ang pagkakaiba ng Panginoong Yesus sa religion. Ang religion, ang gusto po nila, yung mga mabubuting tao. Pero si Jesus ay naghahanap po siya ng mga maling tao na nais po niyang dapat
Naghahanap po siya ng mga kasalanan ng tao, mga maling tao, at itatapang po niya ito. Yan ho ang pagkakaiba ng Panginoon. Dahil ang katotohanan yan, mga kapatid, ang katotohanan po sa buhay, nobody is good enough, nobody is holy enough, nobody is pure enough to fit God's presence. Walang ni isa na pumasa sa Panginoon. Can I hear amen? Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala namang isang matino. Kahit yung mga nagko-condemn kay Zacchaeus, sinasabing makasalanan yan, sila man ay makasalanan din. Malala niyo po ba si Jesus, meron pong nahuling babae, kasulukuyang nakikipag-sex sa hindi po niya asawa, dinala kay Jesus? Lord, anong dapat gawin sa taong nagkamali at nagkasala? Paraphrasing the text, di ba, dapat batuhin at patayin sapagkat yan ang batas. Ano sabi ng Panginoon sa mga taong nagdala sa Kanya? Sino ba sa inyo walang kasalanan? Siyang unang pumulot ng bato at batuhin ang babaeng yan? Naghintay ang Panginoon ng tao na maunang babato doon po sa babaeng nahuli na nangangalo niya. Pero sabi po ng Bible, no one dared to throw a stone to her. Why? Because all of them are sinners. Ano sabi po ni Jesus sa babae? Even I will not condemn you. Sapagkat si Jesus hindi po napunta sa lupa para i-condemn ang tao. He came here to save us. Can I hear amen? Kung sa palagay mo, ikaw na ang pinakamasamang tao sa ibabaw ng lupa, hindi po binibilang ng Diyos kung gaano karami ang pagkakamali at kasalanan nating nagawa sa buhay. Nung tinatawag tayo ng Diyos, ngayon at tinatawag ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Sinisigurado ko po sa iyo, hindi niya tatanungin kung gaano karami ang kasalanan mo. Ang Kanya pong tatanungin, handa ka bang tanggapin ang pag-ibig na inaalok niya sa iyo? Handa mo bang talikuran ang lahat ng mga pagkakamali na ginagawa mo? Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. And that is the very purpose kung bakit ang Panginoon ay pumunta sa lupa. Hindi po para i-condemn ang tao. Hindi po para husgahan ng tao. Kung si Zacchaeus nga na nagkamalit, nagkasala, hinanap siya ng Panginoon. Tinawag siya sa kanyang sariling pangalan, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa iyong tahanan. Sa tingin ng tao, hindi po worthy si Zacchaeus. But for Jesus, He is looking for the unworthy people to transform their lives at ang buhay na ito ay maibigay po natin sa Panginoon na kalugod-lugod para po sa Kanyang kapurihan. And now my brothers and sisters, maging sa inyong lahat, na nanonood po ngayon sa inyo pong mga tahanan, Jesus has still a very special interest sa mga taong magkamali at nagkasala sa Kanya. Siya ho ay merong kakaibang interest sa mga taong katulad po natin. Na kapag tayo po ay humingi ng tawad sa Kanya, kahit man gaano karami kalaki ang pagkukulang po natin sa Kanya, He will give us that forgiveness. And He will still give us that love. He will still accept us. And I believe in my heart, He will transform us upang ang buhay po na ito na puno ng pagkakamali at pagkakasala ay makapagbigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon. Can I hear amen? Pagkatapos po nating tanggapin ang Kanyang pagpapatawad at tanggapin po tayo at tawagin po niya tayong anak, ano dapat natin gawin? Magpapatuloy pa ba tayo sa mga kasalanan ng ginagawa?
Kapatid, napakahalaga. Faith is very important. You need to believe in God. Believe in His commandments. But also you need to obey the Lord. We need to study the Word. We need to meditate on the Word. We need to discover the Word. At anuman ang kanya pong sasabihin, sundin mo, gawin mo sa buhay mo. Nang buong pagmamahal, ito po ay napakalagang pagsunod. Pangatlo, paano po tayo mag-respond sa panawagan ng Panginoon? Paano ka tutugon? Paano ka susunod? Kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin ang lahat ng ito. Sa buhay po ni Zacchaeus, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang mga yaman para lamang patunayan sa Diyos na siya po ay nagsisisi. Ang lahat ng kanyang mga kinulambat at ninekaw, ibabalik sa tao, ang kalahati po nito ibabalik sa tao. Pagkatapos ho, ibabalik niya ang lahat sa mga tao ang niloko niya. Kung ano man ang nakuha sa kanila. At alam niyo po kapatid, siya po ay sumunod sa Panginoon at nabuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi kayang tapatan ng pera, hindi kayang tapatan ng kayamanan sa lupa ang kaligayahang kayang ipagkaloob ng Panginoon sa iyo. Hindi kayang tapatan ng kahit anong posisyon sa mundong ibabaw ang pag-ibig na kayang ibigay ng Panginoon sa iyo. Marahil sa buhay mo, hanggang ngayon ay meron kang hinahanap na hindi mo malaman kung ano. Ngayong araw po nito, nais ko pong sabihin, it is only God that can fill that emptiness inside you. Can I hear amen? Can I hear amen? Marahil gulong-gulo ka sa mga oras po na ito, pero tinatawag ka ng Panginoon. Siya lang ang makapagbibigay ng kapahingahan sa iyo. Siya lang ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa iyo. Siya lang ang makapagbibigay ng tunay na yaman sa iyo. Kapatid, kaibigan, kung naririnig mo ang tinig na ito, nais kong ipikit mo ang iyong mga mata. Pagbubulay-bulayan mo ang mga salita ng Panginoon. Hanggang kailan? Hanggang kailan ang pagtitiis? Hanggang kailan ang paghihirap? Marahil hinahanap mo sa mundong ibabaw ang lahat ng kasagutan, ang katugunan. Pero sa mundo, mapapagod ka, mabibigo ka. For the Word of God says, in this world you will have many troubles. But be of good cheer. I have overcome the world, Jesus said. Ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa iyo. Sa Kanya lamang ang kaligtasan. Sa Kanya lamang ang kagalingan. Sa Kanya lamang ang tunay na tagumpay. Lord, I pray today, O God, move in your own very special way. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat lungkot, ang kagalumihanan sa puso ng bawat tao. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon, sapagkat maging sa sinapupunan ng aming mga magulang, kilala mo na kami. Alam mo ang lahat ng aming mga karanasan, ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, maging ang aming bukas. Alam mo, O Diyos, lahat naming mga pagkakamali, nakita mo, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo. Kapatid,
Mula sa kanyang trono ng biyaya sa langit, tanaw niya ang iyong buhay. Ang lahat ng mga ginawa ng tao, hayag sa kanya. Sa araw po na ito, nananawagan ng Panginoon, tinatawagan ka. Tinatawag ka sa sarili mong pangalan. Lumapit ka sa Diyos. Siya lang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa buhay mo. Siya lang ang pwedeng makatutugon sa lahat ng hanap mo sa buhay. Siya lang ang pwedeng pupuno sa lahat ng kulang ng buhay natin. Panginoon, manawagan ka sa araw po na ito. Panginoon, magwika ka. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, nakikinig sa pagtawag mo. Lord, I pray in the name of Jesus. Maging sa lahat ng nanonood, Panginoon, sa kanila pong mga television sets, sa kanila pong phones, wherever they are, touch them, O God. Speak to your people, O God, in the name of Jesus. And Lord, I pray, O God, send this word. Send forth your word, O God, in the very spirit of every man and woman listening today. And Lord, I pray, kung paano ginawa mo, Panginoon, kay Zacchaeus, gawin mo sa bawat babae at lalaki na nakikinig ngayon. Call them in their own name. Call them in their own name. Kumakatok ngayon ng Panginoon sa pintuan ng puso mo, kapatid, kaibigan. Kung naririnig mo siya, tumugon ka. God is calling you in your own name. At nais niyang pumasok sa iyo. Nais niya na pumasok sa iyo. For this is the very purpose of God. God is knocking at the door. And anyone who opens it, the Word of God says, me and my Father will come in and we will dine with you. Buksan mo ang puso mo ngayon sa Panginoon. Papasukin mo siya. Ipakita mo sa Kanya how empty you are. How troubled you are. And tell your God, tell Him, forgive me of my sins, Lord. Forgive me, O God, sa lahat ng aking mga pagkakamali. Pwede po ba lahat tayo tumayo sandali? Kung hindi ka pa nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, ngayong araw po na ito, tinatawag ka sa sarili mong pangalan. Nais ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya. Lumapit po tayo na may pagpapakumbaba. God is a very big God. Marami siyang pwedeng gawin sa buhay mo. If you are in trouble, God can give you peace. If you are sick, God can heal you. For He is our Jehovah Rapha, our healer. If you are in need today, God will surely provide for you. For He is our Jehovah Jireh, the God that provides. Panginoon, kumilos ka. Magwika ka, Panginoon. Sa araw na ito, O Diyos, nais ka naming maranasan sa amin pong mga buhay. Ngayon, kung tayo ho, nais nating tumugon sa panawagan ng Panginoon. At nais mong tumugon sa calling ng Panginoon. I want you to lift your hands as high as you can. Pwede po bang lahat ay sumunod sa maikling panalangin? Sabihin natin sa Kanya, Panginoon,
lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Binubuksan ko ang aking buhay, ang aking puso. Alam mo ang aking pagkatao. Alam mo ang aking buong buhay. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, inihingi ko ng tawad ang lahat kong kasalanan sa salita, sa isip at gawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Sa oras na ito, Ama, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako sa kapangyarihan ng iyong dugo. Salamat sa kapatawaran. Inaangkin ko ang aking kapatawaran sa araw na ito. At Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa araw na ito, Panginoon, manangan ka sa aking buhay. At mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Lahat ng iyong kalooban ay gagawin ko. Mabigyan lamang kita ng kapurihan. Salamat, Panginoon. Salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang manalangin habang lahat ay nakayoko at nakataas ang mga kamay. Maging sa inyong lahat ngayon na nanonood sa inyo pong mga tahanan, I want to pray for you, Lord, in the name of Jesus. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat kalagayan ng iyong mga anak. Marahil marami sa kanila, Diyos, sa araw po nito ay nakakaranas ng kalungkutan. Nakakaranas, Panginoon, ng kapighatian. Nakakaranas ng sakit karamdaman. Subalit na nga ako ka, Panginoon, ang pagsuko ng aming buhay sa iyo, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, kapag ikaw, O Diyos, pinagbuksan namin sa aming mga buhay, Lord, papasok ka sa amin. Maging ng Ama, at Lord God, ikaw ang nagsabi, you will dine with us. Lord God, I pray in the name of Jesus. Lord God, send forth your word now to your people, wherever they are. And that word, Lord God, will bring great things, great accomplishment in their lives. Lord God, I pray, touch them, Lord God. Heal them of their sickness and diseases. Give them the peace they need in the name of Jesus. Give them, Lord, whatever desires of their heart. At sa araw na ito, Panginoon, ang aming mong dalangin, ang lahat, Panginoon, ng mga biyaya at habag na nagmumula sa iyo ay maranasan ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. And I pray, O God, may you honor your people now. Lord God, whatever desire na meron po sila, kung ito po'y kalooban mo, Lord God, give it to them. In the name of Jesus, release your people now. And Father God, I pray, promote your people, O God, even in the marketplace. Give them, Lord God, the very desires of their hearts. May you bless the works of their hands. And Lord God, bless, maging Panginoon ang lahat ng mga estudyante ito sa pag-umpisa, Panginoon, nila sa kanila pong pag-aaral. May your wisdom be upon them. May your favor and grace be upon them. And Lord God, I pray for open heaven, O God, to be upon these young people, upon these students. Bless even their families. At O God, ang akin pong dalangin, kung paano mo binless si Zacchaeus, Panginoon, binigyan mo siya ng kapayapaan. Bigyan mo ng kapayapaan ng iyong mga anak sa araw po nito, Panginoon. At aking dalangin, maging sa lahat ng mga nanonood, Panginoon, sa kanila po mga tahanan, ingatan mo at pagpalain mo po sila. Lord, in the name of Jesus, salamat sa mga salita na tinanggap namin sa araw po na ito. Hayaan mo, Lord God, that the word na tinanggap po namin, it will accomplish great things, O God, in our lives. So Lord God, today, I pray in the name of Jesus, bless your people now. Touch them. Fill them with your Holy Spirit. Fill them with your power. And that God, even in their weaknesses, may you bless them, O God. Turn their weaknesses, O God, to be their strength. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I pray, dear God, mula sa araw na ito, Panginoon, ang iyong mga anak ay maglilingkod sa iyo ng may katapatan, ng may buong pagmamahal.
at ang lahat ng gawa ng iyong mga anak, Panginoon. It will give you, O God, the highest glory for the glory of the Father and the Son, so that, Lord, in this life, Lord, makaranas nga po kami ng kapayapaan. Salamat, Ama. And Lord, seal the very word na tinanggap namin ngayon at maging sa aming pong pag-uwi, ingatan mo po kami, samahan. Iligtas mo ang iyong mga anak, Panginoon, maging sa bagyong ito, sa tangka, Panginoon, ng masamang panahon. But Father God, in the name of Jesus, may you cover your people now, even their families, O God, with your precious blood. And Lord God, let them experience, O God, the Passover, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, na ang lahat ng mga problema, tangka ng Diablo sa buhay po nila, it will just pass over them, and it will never, God, draw near to their tent, because you are the God of your people. Father God, we thank you at salamat, Panginoon, sa tagumpay ng gawain na ito sa araw na ito. Maingat na po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everyone will shout and say, Amen. The Lord bless you at patuloy po na ingatan kayo ng Panginoon. See you on Sunday.